Yo, kamusta mga tol? Kay Soto balik workout na matapos ang injury. Matatandaan natin nung nakaraang linggo na injury nga itong si Kay Soto na kailangan ipahinga ng isang linggo. Ngunit malapit na ang June 30 na deadline para sa mga draft hopefuls na walang collegiate experience na para pabanguhin ang kanilang pangalan sa darating na NBA draft. Ayon nga sa inilabas na article ng PhilStar ay hindi pa talaga full recovered si Kay Soto sa natamo nitong injury. Pero sabi nga ay critical week na ito para sa ating kababayan. Tiko mambibig ng kampo ni Kay Soto sa mga workout nito at schedule nito. Sabi ko nga sa nakaraang vlog ko mga tol, may mga team na talagang kausap si Joel Bell na agent ni Kay Soto. Ngunit dagdag niya ay bukod pa sa pag-draft na sabi nito ang katagang business decision. Na ibig sabihin, pumasok na talaga ang pera sa usapan. Desisyon na magbe-benefit ang kampo ni Kay Soto at ang team na magda-draft sa kanya. Aniya ay nasa magandang sitwasyon ngayon ang ating kababayan. Eto mga tol, ano nga ba ang pwedeng option ng ating pambato kung hindi siya madrop ngayong taon sa NBA? Una mga tol, pwede siyang maging unrestricted free agent o tinatawag na UFA. Pag si Kay ay naging UFA, lahat ng team ay pwede siyang kunin. Halimbawa na lang natin si Ben Wallace. Pero tignan nyo ngayon, mula sa undrafted to Hall of Fame, di ba? Pangalawa mga tol, pwede siya mag-sign ng exhibit na may 10 kontrata o NBA training camp o di kaya naman 2-way contract sa G League. Kada team na NBA na may 2 slot para sa mga player na may 2-way contract na bumubuo ng 15-man roster ng isang team. At ang pangatlo naman mga tol ay babalik ito ng NBL. So ayun lamang ang ating update ngayong araw mga tol. Kung may opinion ka o reaction, comment down below. At salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Muli, this is Kuya JCTV. Peace out!